So guys, ito na yung pagkain ni Bella. Nilagyan ko lang ng kalabasa, dog food, at saka chicken. Ito pala guys, si Precious. Ayan o, nanginginig-nginig pa. Basang-basa. Magto 2 months na pala to guys. Ayan. Si Precious o, nanginginig-nginig pa. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! Hi everyone guys! Kamusta guys? So welcome back dito sa aking YouTube channel. So matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload kasi yan, so busy at saka medyo sumama yung pakiramdam natin guys. And ngayon nga kailangan ko magpaligo. Sobrang init ng panahon ngayon, summer. So ilan beses ba dapat natin paliguan yung mga alaga nating aso, especially yung mga puppy kapag ganitong summer. So ito yung pag-uusapan natin about sa paliligo ng mga alaga nating aso. So kung bago pa lang kayo guys dito sa aking YouTube channel guys, so ako nga po pala si Jan at ito yung mga alaga akong aso. So meron akong almost 10 dogs na inaalagaan. Tapos may dalawa akong chihuahua, isang aspin. May aspin po ako. Tapos yung the rest na puro shih tzu na po sila. So sa pagpapaligo guys ng alaga nating aso, itong i-share ko sa inyo guys is based po sa aking experience. Kasi sa panahon ngayon, sobrang init talaga ng panahon ngayon. Miski tayong mga tao na walang mga balahibo sa katawan, eh sobrang naiinitan. Paano pa kaya yung mga alaga nating aso, diba? So ang ginagawa ko guys, yung mga alaga kong aso, pinapaliguan ko sila 3 times, 4 times a week. By the way guys, sa pagpapaligo, yung talagang normally na kailangan natin paliguan yung alaga nating aso, yung regular weather, lalo na kapag hindi naman mainit, is at least 2 times a week. One time, pwedeng-pwede na kung hindi naman madumihin yung alaga yung aso, 2 times a week, pwedeng-pwede na. Pero kapag ganitong summer talaga guys, diba, sobrang init ng panahon, hindi pwedeng hindi sila maliligo kasi baka may heat stroke. Alam niyo naman ang heat stroke sa mga alaga nating aso, hindi niyo napapansin na aatakihin na pa sila ng heat stroke dahil sa sobrang init ng temperature ng katawan nila. So kahit paano, yung mga alaga nating aso, kailangan ma-preskuhan sila. Ang gawin niyo, kumuha lang kayo ng basahan na basa, and then kailangan kahit paano mabasa yung mga paws nila. Kasi mas mabilis maka-observe ng lamig yung mga paws ng alaga nating aso para ma-absorb niya yung lamig. So yun yung na-experience or ginagawa ko sa mga alaga kong aso. At saka kailangan yung mga tubig nila, i-check nyo rin kung mainit ba or malamig. Kailangan punurin yung tubig nila kasi kadalasan yung mga tubig is na-absorb din nila yung init sa paligid. Tapos ang nangyayari, yung inuman nagiging mainit din. So kailangan papalitan nyo rin siya. Sa akin ginagawa ko siya, pinapalitan ko kapag 1 p.m. kailangan malalamig yan lahat para kahit paano ma-preskuhan yung alaga nating aso. Sa pagpapaligo guys, sobrang init ng panahon ngayon. Ang ginagawa ko, minsan 3 times, 4 times ko sila pinapaliguan weekly. Pero ang ginagawa ko guys, isang beses ko lang sila sinashampuhan, and then yung mga susunod na araw hindi ko na sinashampuhan kasi iniiwasan ko rin na magkaroon ng dry skin yung mga alaga kong aso kapag everyday nyo or parating yung sinashampoo. Hindi po maganda yon. So kailangan kahit basain nyo lang ng tubig yung mga katawan nila, balihibo, tapos i-blower nyo rin. Kailangan din kasi guys suklayin nyo kasi kapag hindi nyo sinampo yung alaga nyo aso, di ba, yung texture ng kanilang balahibo is parang messy, parang ano, yung dikit-dikit. So kailangan susuklayin nyo kapas, tapos i-blower nyo lang saglit. Hindi nyo naman kailangan totally na 100% ma-blower yung katawan niya, lalo na ngayong tag-init. So kahit suklay-suklayin nyo tapos i-blower nyo lang ng bahagya, at least kahit paano basa-basa pa rin siya para kahit paano hindi mainitan, kahit paano ma-preskuhan yung alaga nyo aso. Importante ma-blower nyo pa rin at saka suklayin nyo. Kapag hindi nyo kasi sinuklay guys, magagaya ko sa alagang kong aso na si Ashcode. So before kasi ginagawa ko, pinapaliguan ko tapos onting blower, hindi ko na sinusuklay, tapos makikita mo ano na, buhol-buhol na kasi nga, di ba, natutuyo na lang sila.
So nagkakabul siya. Importante masuklay niyo pa rin yung balihibo ng alaga niyong aso. So dahil nga rin sa sobrang init ng panahon ngayon, hindi nyo rin ba napapansin na yung mga alaga nyong aso is humihina kumain? So, meron din akong ginagawa dyan kapag lalong humihina yung pagkain ng aso. Kasi because of the weather nga sobrang init, mapansin ko na medyo humihina yung kain nila. So, ang ginagawa ko, kapag ganitong umaga, tanghali, 12 p.m. ko sila pinapakain. Ang binibigay kong pagkain, onti lang, hindi ganun kadami. So, kung before, pinapakain ko sila ng full meal ng umaga. Ngayon, hindi siya full meal, yung saktuhan lang na talagang onti lang, hindi maraming-marami. Binibigyan ko sila ng full meal kapag gabi kasi doon ko napapansin na kapag tanghali, may natitira sa pagkain. So, sayang yung pagkain. Ang mahal pa naman ng dog food. Kaya ang ginawa ko, binawasan ko. Tapos pag gabi naman, doon ko napapansin na doon sila sobrang lakas kumain kapag gabi na. Pinapakain ko sila na mga alas, mga 10 p.m. ganyan kasi nakaka-uwi ako galing trabaho. Ay 8 p.m. kami nagsasara, 8:30. So nakaka-uwi ako rito sa bahay ng 9:30 or 9 kasi walking distance lang naman po yung tindahan namin. Diyan lang kami sa May Carina Store, sa May Diego Silang Street. So kaya yung kahit papaano, naaalagaan ko sila, nabibigay ko yung enough care for my dogs. 2 times a day ko sila pinapakain. Ayan, yung paliligo nila ngayon tag-init, 3 to 4 times a day. Isang beses ko lang sila sina-shampoo kasi iniiwasan ko na magkaroon sila ng dry skin, dry na balahibo. Kasi pag nag-dry yung skin ng aso nyo, mas prone siya sa sugat or gales. So, yun yung iniiwasan ko is magkagales, especially mga kuto. Normally, ngayong mainit, marami rin talagang naglalabasan na kuto. Hindi ko alam. Pero, kahit papano, tinatanggal ko isa-isa. Or gumagamit ako ng Prefronil na tick buster. Makita nyo naman guys, kala nyo hindi namatay yung, hindi nawala yung, ano, yung kuto. Ang ginagawa ko, pag may natira, ini-sprayan ko pa ulit. Tapos makikita nyo naman guys na nakadikit lang siya sa balihibo, lalo na makapal yung balihibo nyo. Akala nyo, hindi namatay yung kuto or yung garapata. Pero yung totoo nun, tignan nyo, tanggalin nyo, tuyot na yung mga garapata niya pero nakadikit pa rin sa may balihibo pero patay na. So yun yung napansin ko sa tickbuster. Kasi nga, kung maganda sana kung magti-tickbuster kayo is yung ano yung balihibo ng aso nyo, manipis lang, yan, para maglalaglagan yung mga garapata. So ang nangyari kasi dahil sa kapal ng balihibo ni Bella, nakita ko nakadikit pa rin yung mga patay na garapata. Ang ginawa ko, inisa-isa ko na lang siya tanggalin. So ngayon guys, ang papaliguan ko, ito nga pala yung puppy natin na si Precious. Kasi nakaligo na itong mga ito kahapon. Precious, so ito na guys si Precious. Ayan, si Precious. So kailangan ko siya paliguan para ma-preskuhan. Ayan. Gigigil ako sa'yo. So binabaran ko na rin siya ng pagkain doon. Para after niya maligo, mapakain ko na rin siya. So, let's go! Ito pala guys si Precious. Ayan o, no? Nanginilig-nilig pa. Basang-basa. So, magto 2 months na pala to guys. Ayan. Si Precious, o, oh, nanginilig-nilig pa. Tapos kung makikita nyo, meron siyang isang garapata dito sa ulo. Ayan. So, ito yung iniiwasan ko na dumami yung garapata ni Precious. Kasi pag dumami, mas mahirap tanggalin. Alam nyo na, diba? Tanggalin natin yung garapata mo. Aray ko. Punasan muna natin siya. Psh! Huwag ka na naman makulit. Sobrang kulit. Magtatatalon na naman to. Mahilig kasi siya magtatatalon. Itong aso na to. Kailangan kasi malinis yung skin niya. Kawawa kasi siya kapag may raming garapata. So, kailangan mamonitor yung skin ng alaga ng aso. Lalo na kapag marami kayong alagang puta. Kadalasan kasi dito sa may bandang puwet, ganyan. Akala ko dati kulay white to si Trixie, ay si Precious. Kulay cream yung kulay niya. Nung pinanganak siya, white. Tapos ngayon naging cream. Hmm?
Ganito ako mag-lower, guys. Medyo malayo. Una kong binoblower talaga yung kanyang katawan. Ayun, may nakita pa akong isang garapato. May natira pang isang garapato sa batok. Bali, tatlo yung nakuha kong garapata sa kanyo. Hmm. So guys, ito na si Precious. Ayan. Tapos na kaming, tapos ko na siya i-blower. Unti-unti masasanay din to, guys, na binablower. Kapag mga puppy pa lang talaga, guys, talagang sa una takot silang i-blower. Pero kapag regular nung ginagawa sa kanila, tsaka hindi naman sila nai-stress kapag pinapaliguan nyo, masasanay sila. Yeah. Huwag nyo lang masyado, yung hawak nyo huwag masyadong mahigpit. Kaya doon sila natatakot pag masyadong mahigpit yung hawak nyo. Ayan, guys. So guys, onting tip lang kapag magpapaligo kayo ng aso or ng puppy, yon, iwasan nyo muna yung mata nila tamaan ng sabon kasi masyadong sensitive yung mga mata ng puppies natin. And then pag magbablower kayo, syempre kailangan, di ba, gagamit tayo ng mainit. Yung mainit sa katawan lang nila para mas mabilis matuyo. Pero pagdating sa may mukha ng mga alaga yung puppy katulad nito, magda 2 months old pa lang, mabilis din ma-irritate yung mata nila. So, kailangan normal yung blower na gagamitin nyo sa mata nila para sa face nila, para hindi rin naman ma-initan or mag-dry yung mata nila. Ito na ngayon si Precious, ayan. Hindi ko masyado binablower yung part ng mata niya kasi nga, di ba, baka ma-irritate. Ayan. So, ito na siya, guys. So, ayan na si Precious natin, guys. Malaki na. Magtutumans na siya sa 17. Ayan. Tapos yung nose niya, medyo basa-basa. Ibig sabihin ng basa-basa ay healthy. So, vitamins, tiki-tiki pa rin yung vitamins na pinapainom ko sa kanya. Every night ko lang siya napapainom ng tiki-tiki pag uwi ko. And ang pagkain niya, guys, dog food lang at saka milk. So inismash na milk tsaka inismash na dog food na nilagyan ko ng milk, yun yung kanyang ano. Hindi ko siya nilalabas ng bahay kasi wala pa siyang vaccine, pero pag tungtong niya sa 17 2 months is kailangan ko na siya mapabaksin na ng 5 and 1 shot. Ayan, tas na deworm ko na rin siya, 2 times ko na siyang na deworm. So si Precious, guys, hindi siya malaki, maliit lang siya na type ng Shih Tzu. Hindi siya ganun kalaki. Tignan nyo, magta 2 months na yan. Pero ang liit lang. Nagmana siya sa size ng mama niya. Ayan. Small.